Ang ina yan, kaya pala tumataas ang kuryente natin eh. Lola, oh. Hindi kaya. Sabi. Alam, hindi kaya. Gamit ka ng gamit yan. Eh, kasi naman po, Lola, charge po siya ng charge ng cellphone ni. Kaya nga eh. Akin na yan, akin na yan. Eh, hindi po. FYI po, Lola. Super baba po ng consumption ng cellphone, okay po? Hayaan niyo, pagsasabihan ko pa rin si Ali, ha? Mat, palagay ko, wag na. Kasi nabanggit niya sa akin, kaya niya binubuksan yung TV sa gabi. Kasi nga, tuwing matutulog kayo, eh, wala naman daw nangyayari. Kaya nanonood na lang daw siya ng TV. At nakatingin sa resume, binibilang yung mga pako doon. Hindi. Kasi nga, huwag kang magagalit sa akin, ha? Kasi yun lang yung sinasabi niya. Mabuti pa. Lakasan niyo na lang yung TV. Volume niyo ng todo para walang makarinig sa mga... Mga ganang ganso. Ito na, kayo na, pero sige po, pagsasabihan ko si Andy. Sige. Todo mo. 100 yung volume. Mahal lang. May pasensya na yun, ha? Wait yung pag-deliver ko doon kay Mrs. Tanay, ha? Nay, eh, na-deliver ko naman nila, eh. Pasensya na lang, okay. Tito Andy, na-deliver niyo nga po, pero di na nga rin po umabot, eh. Sayang naman daw po. Nalagamit. Sandali, kinakausap ko ba rito? Kasama ka ba sa usapan? Ano ka? Nay, wala kayong magalit. Hayaan niyo, eh. Hindi kasi, Nay, inutusan ako ni Matt, eh. Yung paghihintay ko doon sa ibabaya, di pinasisingin ni Matt, doon ako natagalan, eh. Tagal kasi dumating ng tao na, eh. Eh, yun lang naman, eh. Pero, pasensya na, hayaan niyo, unahin ko kayo. Pero Kuya Andy, wala na akong susunod, ha? Kinakausap ka ba? Kasama ka ba sa usapan? Kami lang ni Nanay nag-uusap dito. Mupo ka! Huwag lang po kayo malungkot. Tito Andy naman po kasi. Dapat po inuunan niyo po yung utos ni Lola Minda. Alam mo, Apo. Matanda na kasi ang Lola. Wala nang silbi, wala nang halaga. Kaya mahirap talaga pag tumatanda ka na. Nay, hindi makikisama dito, hindi makikilap... Ano? 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 Ano sinabi mo? Hindi ko sabihin eh, pasensya na. Nay, ano magalit? Eh! Iyan nyo na eh, ganito. Pag-utos kayo ngayon, kahit na ano, unahin ko. Kakalimutan ko lahat. Talaga. Sige, ano? Gusto ko yung kalamay dyan sa may kanto. Ipaborito yung kalamay! Ngayon na. Kailangan nyo ngayon. Yun, o. Talaga, o. Nay! Ano ba? Ay! Tahin nyo kami kung yun lang naman ang dahilan namin kung bakit gusto namin ihiwalay ng kontador. Hindi ha. Taro lang naman kayo eh.
Oh, Nay, yun lang ang dahilan namin kaya gusto namin ihiwalay yung kontador namin. Naintindihan ko yan! Ay, mas maling. Naintindihan ko! Hindi nyo naiintindihan, nagtatampo kayo. Alam mo, nagtatampo. Nagtatampo talaga dahil ganon ngayon. Gusto ninyo kayong mga anak ang masusunod. Wala na ang nanay. Wala na ano sa inyo. Hindi mo ba naiintindihan yun, Nay? Mas malinaw ang mga bayarin natin. Alam natin kung hindi rin nakakayang i-explain ko sa asawa ko kung ano yung gastos namin, sa gastos dito sa baba. Wala namang masamang dahilan doon. O yan! Wala namang masamang motibo. Di nagdesisyon na kayo ng dalawang kontador. Hindi dalawang kontador. Ganon! Trina, isang kontador na lang tayo. Hirap eh. Isang kontador na lang. Alam ko nagtatampo kayo. Di ba dalawang kontador ang gusto ninyo? Hindi na nga, Nay eh. Para wala na tayong pagtatalo na isang kontador na lang po tayo, Nay. O sige! Nako. O sige na, dalawa na. Dalawa na kontador ko, dalawa. Teka, teka. Alam. Ano yung gusto niyo na ako na? Alam ko yung tatampo kayo dyan. Alam ko, nagugulan po talaga ako sa inyo eh. Kanina, ayaw ni Lola Minda, gusto niyo naman. Ngayon naman gusto niyo, ayaw naman niya. Ano ba talaga? Hindi nagtatampo yung sinana. Papayag yan sa ano lang salita, pero kalooban yan, hindi pumapayag yan. Magtatampo ng ano yan, pagkahaba-habang panahon. Ano? Ano po ba talaga? What is what? I'll kill you sa sim. Ha? Namugulan na po ako sa inyo, oh. Pupunta kami sa Davao. Kasi may problema yung lupa namin doon, kailangan ayusin. Mga isang buwan kami mawawala at sasama ko na rin si Chewing. Tamang wala kami, gusto ko sana eh kayong mag-asawa mo nang titira dito. Lola ko rin, baka naman pwede isama nila Tita Matt si Lizzie sa pagtira dito eh. Para naman makapag-bonding kami. Uy, lalaki hindi pwede, no? Nakausap ko na si Uncle Tony mo. Doon ka muna at titira sa bahay nila. Ang sungit-sungit. Hey, bakit naman si... Basta hindi pwede. Mama ko rin, ako naman, itatanong ko muna kay Andy kung okay lang ba na dito kami tumira ng isang buwan. At bakit mo tatanungin pa sa kanya? Dito kayo titira, yun ang sabihin mo sa asawa mo. Sige, Oma. Mama ko rin, ano ko lang po ah, baka pwede po nating isama si Adonis sa Davao. Isasama mo yung kuripot na boyfriend mo na yon. Grabe ka naman. Kasi mama ko rin, ang tagal na namin hindi nagkikita. Nami-miss ko na siya. Hindi na to healthy sa relationship namin. Hindi pwede. Sige mo, sasabihin ko. Hindi. Hayaan mo, Charing. Kapag umuwi ako, ako na mismo magsasabi kay Chong Adonis na ayaw pumayag ni mama ko rin. Hindi na ho. Ako na ho. Ito na ho. Ay, saan ka pupunta? Ha? Saan? Hindi ka lalabas ng bahay. Oma. Hindi ako lalabas. Dito ka. O, dito lang ako. Dong! Yes, Tay! Oh! Oh! Narinig ko. Hindi ako makasama. Ah! Hindi narinig ko sa labas eh. Kaya... Dito na lang tayo, Doy! Sabi ni Matt na doon muna kami kay Mama ko rin habang nandoon sila sa Davao. Doon muna titira kami sa bahay nila. Isang buwan lang naman yun, Nay. Habang nandoon sila sa Davao, hindi naman magtatagal yun. Alam na daw yan. Yang ganyang isang buwan na yan, mauwi daw yan sa isang taon. Hanggang sa maging isang milenyo, isang dekada, hanggang sa katapusan na ng mundo. Sobra naman, hindi naman. Hindi naman gano'n. Gano'n lang talaga katagal sila mama ko rin doon sa Davao. Gano'n lang din kami katagal doon sa bahay. Hindi naman kami magtatagal. Exaggerated naman yun. Sobra naman. Oh, yun nga. Alam na yun ni Manang Minda na ganyan, nagsisimula yan sa paghihiwalay ng kuryente hanggang sa maghiwalay na ng bahay. May naman. Pinalaalala niyo naman, napakamaliit ng bagay na yan para pahabain niyo pa ba? Pagtatampuan pa ba natin yan? Ay naman, dapat niya ano, babalik naman kami kagad, parang hindi rin kami... Andi, oh ma. Ganito na lang kasi dapat ang gawin mo. Ang kailangan mo daw gawin, magbigay ka raw, pambili,
ng ice cream. Strawberry daw, saka chocolate marble. 2 galon. Ah! Hindi yun ang inulong ko, ha? Inulong na naman. Gusto ko ng ice cream. Ano? Mas magaling kausap to. Bibili ako ice cream. Bakit ba kayong malungkot? Wala na po kasi sila Tito Andy. Eh, isang buwan lang naman sila eh. Ibabalik naman yon. Eh, ay naku, wala na akong panghingi ng ano, ng ice cream. Bakit? Ilang banday lang ako, bakit nalulungkot? Hindi po, alam ko din naman po ko sila Tito Andy at saka sila Tito Mati. Iyak na ako. Napang isang buwan kung nahalata ninyo. Oh. Oo nga. Eh, kasi nga, hindi naman natuloy sila sa Davao. Oh, kasi nga po yung inaayos nilang lupa dun sa Davao, okay na daw, so hindi na nila kailangan pumunta doon. Mm-hmm. Nice. Mabuti kung gano'n, ha? Sabi ko sa inyo, kailangan magtampo-tampo. Oo nga. Diba? Suwaring usok ko, ha? Eh, alam mo naman, pag tumatanda na ang tao, medyo napuhin ako. Naintindihan namin yan. Naintindihan ko po yan kasi ganyan na ganyan din si Mama ko rin. Huwag po kayong mag-alala. Babe, si Mama ko rin iba naman yan. May parang sinasapian naman yan ang dating nun. Hindi. Sinasapian? Huh? O siya ang sumasapit? Mas maganda siguro kung namamalansya ka na lang at naglalaba ka dun sa taas. Umuwi ka lang. Ano na ginawa ko kay Mama ko rin, namalansya ako dun. Nagreklamo ka na? Andi. Wala pa rin. Wala pa rin na bago. Sis Mami Joseph. Akala pa na... Ako nag-utos nun sa kanya. Nautosan niya ako. Namamalansya. Pinilit ko yun. At hindi siya maka... Nakakaangal nun sa akin. Sino mo na? Tama? Niyayayaan niya na ako? Oo, ano? Meron siyang gusto mangyari. Laba ka! Meron siyang gusto mangyari. Mario, si wala pa rin nababago. Ay, naku, naitindihan ko siya, Tito Andy. Matigas rin kasi ako, nahihirapan. Ano ba kasi pipiliin ko? Ice cream o toys? Magkip na nga din ako, hindi ko maitindihan.